Good day mga ka-solve math like a boss. Ayan. So for today's video, pag-uusapan natin yung STEM entrance exam quiz or reviewer siya para sa mga grade 10 na merong entrance exam na kukunin or dun sa pag-e-enrollan nila ng senior high school. So yung content na to ay nakuha ko sa nakikita niyo sa screen, Pro Profs Quizzes. Yeah, so hindi po akin lahat ng content to, gagamitin ko siya. So 29 questions to, pero pumili lang ako ng 20 kasi merong grade 10 na estudyante ko last year na humingi ng tulong. So sabi ko, gawa ko na lang ng video para makatulong din dun sa iba. So let's start. So first question is, what are the roots of the quadratic equation b squared minus 5b minus 36 is equal to 0? So kapag ganito yung hinihingi, roots yung hinahanap, so ang gawin nyo lang yun, gamitin nyo lang yung choices. Laging ganon. Yung choices lang yung gagamitin nyo. Paano? So since we're talking about the roots, ganito yan. Tingnan nyo yung quadratic equation, yung negative 5 tsaka negative 36. Dapat, pag pinag-times mo, yung mga roots, dapat equal siya sa negative 36. So yun yung C. Diba sa product of roots? Yan. So, pag times mo to, 9 times 4, that's 36. So, mali. Dapat negative. This is negative 36. Check. And this is positive 36. X. And then we have negative 36. So, since dalawa yung nag-satisfy, doon naman tayo sa negative 5B. So, yung B naman po, yun naman po yung sum. So, dapat, di ba ang B natin, negative 5, dapat yung sum ng roots ay equal sa opposite. So, ano ba yung opposite ng negative 5? Dapat 5 yung result, yung pag pinag-plus mo. So, dalawa na lang yung choices natin. Pag pinag-plus mo yung 9n negative 4, that's the answer is 5. So, ibig sabihin, check tong dalawa. Nag-satisfy siya dun sa given. So, B ang sagot. Next, what quotient shall be obtained when x plus 9 divides x squared minus 81? Kapag ganito po yung case, this is difference of two squares. Kapag perfect square yung second, perfect square yung first, tapos two terms lang siya, constant n, quadratic term, ang gawin mo lang, kunin mo lang yung square root x, ano square ng 81, 9. Tapos, ang factors niyan, isang positive at isang negative. So, since may positive 9 na tayo, eh dito yung hinahanap. So, that's letter B. Okay? Next. Which of the following is a factor of 3a plus 1? So, pwede kayong mag-divide. Divide mo yung bawat isa sa 3a plus 1, pero pwede rin naman ganito. Kapag mataas ang value ng quadratic term, ang meron tayong tinatawag na ac factor. Ano yung ac? I-multiply mo lang yung a at saka yung c. Ito yung a, ito yung c, yung constant. So, pag minultiply mo yung 3 and 1, that's 3. Itong pangalawa, 3 din. Itong pangatlo, 6. Tapos itong pang-apat, that's 18. After getting the AC factor, kailangan mong i-factor itong 3, yung mga yan, itong 4 na to, na dapat equal siya sa middle term. So ito, di ba ang factors ng 3 ay 3 times 1, pwede rin negative 3 times negative 1. Since lahat naman yung positive, so huwag na natin tingnan yung negative. So pag pinag-plus mo to, that's 4, and it's not equal to 3. So x na siya. Okay? Next naman, itong 3 din, di ba 3 and 1 lang yan. So, pag pinag-plus mo yan, so that's 4, mali. Okay? Yung 6 naman, di ba ang 6 ay 6 times 1, pwede rin 3 times 2. So, pag pinag-plus mo yan, this is 7, wrong. So, this is 5. So, check. Di ba? So, ibig sabihin, ang sagot natin ay letter C. Sir, paano pag yung D? Di ba ang 18 ay 18 and 1? 9 and 2, 6 and 3. Wala dito na pag pinag-plus mo, equal sa 5. So, mali na yung letter D. So, C ang sagot. Ganun. Okay? Next. The computation for profit in a textile store is presented by the mathematical model. Kapag ganito, quadratic, isa-substitute mo lang yung given dun sa X. Yan. Kung may calculator ka, mabilis lang yan. Pero kung wala, ganito ang mangyayari. 3, and then 250X squared. Ah, sorry. Sorry. 250 then squared plus 6 times 250 minus 120,000. So, ang gagawin mo lang kung meron kang calculator ay gagamitin mo lang yung calculator mo, i-squared mo yung 250
Tapos, imumultiply mo siya by 3. So, yung 250, pag minultiply mo by 250, parang ano lang yan, 25 times 25. So, that's 625. Tapos, dagdagan mo lang dalawang 0 kasi minultiply sa sarili. So, 3 times 6 to 2,500 plus ito, multiply mo lang siya. So, 33, so 1215, so 1,500. And then, minus 120,000. So, kung may calculator kayo, mabilis lang to. Multiply natin to sa 3. 15, 1, 7, then 18. Tapos, dagdag ng dalawang 0. Plus, 1,500. Ito yon. Then, 0, 0, 0. Then, 9,189. Tapos, minus 120,000. So, that's 69,000. So, the answer is B. Next, a square with a side of 12 and a rectangle with a width of 8 have the same area. So, ito yung, ano natin, given, same area. Ang area po ng square ay S times S or S squared. So, pag kinuha natin yung area ng nito, so 12 times 12, that's 144. Di ba sabi, same daw yung area. So, ibig sabihin, yung area ng rectangle ay 144 din. Ang formula ng triangle ng rectangle ay length times width. Tapos binigay yung area ng rectangle, that's 144. Tapos yung 8 ay width. Papalit lang natin. So 144 equals L times 8, which is yung width. Ano ba ang opposite ng multiplication? So division. So divide both sides lang by 8. L is equal to ilang 8 meron sa 14 isa, then 64 may sobrang 6, 64 ilang 8. So ibig sabihin 18 ang sagot. Next, in square faith, the measure of angle F is 4x plus 30. What is the value of x? So dito, alam natin na ang square, each angle ng square ay 90 degrees. So ibig sabihin, yung 4x plus 30 ay equal siya sa 90. So additive inverse lang para mawala yung 30. So minus 30 both sides. So magiging 4. X na lang siya equals 60 kasi 90 minus 30. And then, divide both sides by 4. So, X is equal to 15. Ayan. So, dito, X lang naman ang hinahingi, diba? So, dapat walang degree. So, siguro na mali lang ng paglalagay. So, the answer is letter C. Okay? Next, what is the sum of the first 8 terms? Kapag ganito na arithmetic sequence at hindi nyo alam yung formula kung paano kunin, pwede nyo namang imano-mano. Diba sabi ang first term 37? So, pag tinuha mo yan, 37 yung first, and then ang susunod, since ang difference natin yung negative 4, common difference, negative, pababa. So, minus 4 lang yan. 37 minus 4, 33. Then, we have 29, 25, 21, 17, 13, and then 9. 8 na yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang gagawin mo lang, ipag-plus mo lang yung una't huli. Pag pinaplus mo yan, 46. Kapag tinuloy-tuloy mo yan, makakakuha tayo ng 4 pairs. Kalahati nung kung ilan sila. So, gawin mo lang, times mo lang sa 4. So, 24, 16, 17, 18. So, the answer is 184. So, kahit imano-mano mo yan, lahat ganun. Bakit 4? Bakit 4? Kasi 4 pairs ang mangyari natin. Pag pinaplus mo to, 46, ito din. 46, ito 46. Apat na 46. Ngayon, nung tinchenet ko yan, mali yung 186 yung nasa keto correction. Eh, dapat 184. So, minsan may nakakamali din, pero hindi naman perfect or perfecto. Kailan yun? Okay? Next. What is the sum of all even integers from 21 to 50? Kung gusto mo magmano-mano, add ka 22 plus 24, lahat ng even. Pero kung gusto mo, madali ganito. 50 minus 21, 29. So, plus 1. So, ibig sabihin, there are 30 numbers from 21 to 50. And since even ang tinutukoy, so kalahati. Half of that is, to divide to natin, 15. So, ibig sabihin, there are 15 even numbers. Kalahati eh. Now, para malaman mo, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung smallest, diba? Ganon, yung 22, smallest even, plus yung largest, which is 50. So, the answer is 72. Diba ang formula natin, yung kung ilan sila, then divided by 2, kalahati, tapos it times natin sa sum ng dalawa, una't dulo, so 72.
So, yung 15 and 2, hindi mo naman pwedeng ma-divide. So, pwede yung 72 divide mo. So, that's 15 times 36. Nawala na yung 2 dito. Kasi 36 na lang. Let's multiply mo lang yan. 36 times 15, 30, 3, 18, 6, 3, 0, 14, 5. So, the answer is 540. Next. The set of numbers form a geometric sequence, tapos hinahanap yung common ratio. So, gawin mo lang, divide mo lang yan. Yung pangalawa sa una. So, that's negative 4. Ganun lang kasimple. Next. Which of the following polynomial equation? So, grade 10 in grade 9 subjects po ito. So, ang gagawin mo lang dyan, change mo lang yung sign para makuha yung factor. So, x plus 1, then x minus 1. Change mo yung sign. So, magiging positive kaya plus 1. Ito naman, minus 1. Ito naman 4, x minus 4. And then, ito times natin yan. So, sa pagta-times, ganito lang. X plus 1, x minus 1. Una, dito. X times x, x squared. Sunod naman to, plus x, positive. Sunod naman to, negative x, at huli to. So, that's negative 1. So, ito, same term, tapos magkaiba ng sign, cancel na yan. So, x squared minus 1 na lang. And then, yung x squared minus 1 times natin kay x minus 4, ganun lang ulit, x cubed, negative x. Pag ito minultiply, so negative 4x squared, and then ito naman, positive 4. So, since hindi naman same term yung, sorry, x cubed to. Hindi naman same term yung 4x squared tsaka yung x, so magkahiwala yan. Hindi mo natin po siya pwedeng i-add. So, minus x plus 4. Alin ba dyan? That's letter B. Okay? Next. What is the remainder of the expression? Kapag remainder ang hinahanap, ang gagawin mo lang, gamitin mo yung short method. Nakalimutan ko yung pangalan, pero ito yung short method. Kukunin mo ng mga number 5, 15, tapos negative 35. Tapos, change mo yung sign ito, negative 5. And then, yung process lang, yung bring down 5, tapos multiply dito, times lang yan. So, ilalagay mo yung sagot dito sa tapat ng pangalawa, negative 25. Tapos, ipa-plus mo to, so that's negative 10 kasi magkaiba ng sign. Same process, multiply, so that's 50. And then, plus mo yan, so 15 kasi magkaiba ng sign. So, the answer is positive 15. Okay? Next. What's the value of k? O, ano ulit to? Remain pagkuha ng pag-divide. So, kunin mo lang ulit yung mga variable, yung mga numbers natin. Negative 5, 4, negative 3. So, yung constant natin, k po siya. So, ito yung hahanapin natin. So, pag i-divide natin sa x minus 1, di ba change lang yung sign. So, positive 1 na yung nakalagay dito. Ngayon, may remainder 10. Ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa kaduluduluhan. Predicted na or alam na natin yung dulo kasi binigay na sinabi na remainder ay 10. So, same procedure lang ang ginawa natin kanina. Bring down negative 5, then multiply. So, that's negative 5, tapos plus, negative 1, then multiply ulit, negative 1. This is negative 4, pag pinag-plus, same sign, then multiply, negative 4, ilagay natin dito. Ang gagawin mo lang dito, di ba ito pinagpa-plus? So, k plus negative 4 is equal to 10. Ito yun. Ipat mo lang dito, or additive numbers, k is equal to 10 plus 4, and that's 14. So, k is 14. Next. Which of the following function will cross the x-axis thrice? So, sa ganitong part, kung ano yung exponent ng x, ganun siya nagtumadaan sa x-axis. So, kapag walang x, walang daan. Okay? So, dito, kukunin mo lang, para ma-solve mo, kunin mo lang yung highest exponent, tapos i-multiply mo. Kasi nakaganito yung pagkakagawa. So, that's x fourth. So, x to the fourth. So, mali. Okay? So, dito naman, 2x squared, tsaka yung x. Pag multiply mo yan, yung x squared at x, x cubed. So, this is check. So, B ang sagot. Kasi sabi dito, both A and B, eh, mali yung A. Neither or neither. So, mali. Kasi B ang sagot na lang. Okay? Next. What is the equation of the circle whose center is at the point 3, 2? So, pag ganyan yung case nyo, ang gawin mo lang, alamin mo, dahil siya yung center, dapat siya yung nasa loob ng parenthesis. So, tapos, change the sign agad yan. So, negative 3 and negative 2. Ito yung x, ito yung y. So, alin dyan, yung may negative x, negative 3 at negative 2, di ba ito? So, mali na agad to kasi positive parehas eh. Tapos, ano pa yung mali? Mali na din
Ito, bakit? Kasi nauna yung 2, dapat yung 3 yung sa katapat, katabi ng x. So, may dalawa na kayong mali. So, ang gagawin mo lang, anong purpose dito? Isasubstitute mo siya dun sa x. Yung x, tapos yung 10, yun yung y. Yan. Kasi pag kinuha nyo yung process, mag-distance formula pa kayo, mag-reduce pa kayo, ganun, ganun. So, substitute mo lang siya. So, siya ay magiging 9 minus 3 squared plus 10 minus 2 squared must be equal to 100. Solve nyo lang. 6 squared plus 8 squared is equal to 100. 36 plus 64 is equal to 100. 100 is equal to 100. So, that's correct. So, ibig sabihin, tama si letter B. Tama rin si D kasi parehas lang ng choices yung B and D. Okay, next. Miss Torres has to travel. Ito, ano na to? Probability. Fundamental principles of counting. Travel going to his workplace during weekdays, Monday to Friday. Tapos he has three ways to travel. Train, car, or jeep. Yan. So, gagawin nyo lang, bibilangin nyo lang to. Meron tayong tatlo. Three, train, car, and jeep. Tapos sabi, travel going to his workplace lang. So, ibig sabihin, papunta lang, hindi na pabalik. Tapos 5 days. So, ibig sabihin, 3 times 3 times 3 times 3 times 3 for 5 days. So, multiply nyo lang yan. So, that's 9, 9, then this is 81, times 3, that's 243. So, the answer is letter A. Next, what is the value of P 8,5? So, kapag ganito po yung nakita nyo, this is permutation. Sa permutation, order matters. So, paano yung formula? So, sa permutation, this is N, this is your R. Okay? Now, ang formula niyan, N factorial over N minus R factorial. Kapalit lang natin, 8 factorial over 8 minus 5 factorial. So, that's 8 factorial over 3 factorial. Para ma-simplify mo, ang factorial kasi ano yan eh, pag multiply mo hanggang pababa, 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Bakit ako tumigil? Para makancel na yung nasa baba. Para cancel na siya. So, natitira mo na lang itong 5. Mamultiply mo lang yan. So, this is 56, this is 30, tapos baba natin yung 4. Pag multiply ko ito, 120. So, mamultiply natin sa 156. Kung may calculator kayo, mabilis lang yan. 120, 56, 0, 12, 7, 0, 10, 31, 6. So, that's 0, 2, 7, 6. So, 6,720 yung permutation. Na wala siya sa choices. So, siguro naman hindi lang siya. Siguro 3 to. Yan, para ma-solve mo yung 336. Pero, ang tama sagot is 6,720. Next, paano naman pag ganito? Ang SIPO stands for combination. So, may additional lang siyang part doon sa permutation, pero parang madali lang siya. Mas mababa to. So, ito, n factorial, and tapos ito r pa rin, over n minus r factorial pa din naman, kaso kailangan kasama yung r. So, may additional na nasa ilalim. So, dito, magiging 8 factorial over 8 minus 6 factorial, tapos may 6 factorial pa, kasama yung r. Yan, di mawawala. So, ang gagawin lang, 8 times 7 times 6 factorial. Bakit? Kasi nakita ko na yung 6 dito. So, this is 2 factorial pag minus mo. Para cancel na siya agad. Okay? Dahil cancel na, ano titira na lang sa taas ay 8 times 7 tapos yung 2 factorial. So, 8 times 7 over 2 kasi yung 2 factorial ay 2. So, cancel mo lang ito, magiging 4 and that's 28. So, the answer is 28. Next. A committee consisting of 4 males and 3 females is to be formed. In how many ways can the committee be formed if there are 8 females and 6 males available? So, sa committee, hindi sinabi, walang role na binigay. So, walang specific, basta kukuha ng 4 at 3. So, this is an example of a combination. Combian. Okay? So, paano natin kukunin yung combination? So, ang gagawin lang, kukompare lang natin yung dalawa, imumultiply natin. So, male sa male, female sa female. So, 4 males, tapos 6 males. So, 6C4 and or multiplied by 8C3. Iyon, female sa female. So, mangyari dito, 6 factorial over 6 minus 4 factorial minus tapos kasama yung 4 factorial. So, magiging 6 factorial over 2 factorial, 4 factorial. So, ang gagawin natin, 6 times 5 times 4 factorial over 2 factorial, 4 factorial, cancel. So, yung 2 factorial ay 2. So, magiging 6 times 5 over 2, cancel. So, magiging 3.
So that's 15. So may 15 tayo dito sa unahan. Paano naman tong kabila? 8 factorial over 8 minus 3 factorial, then 3 factorial. So magiging 8 factorial over 5 factorial, 3 factorial. So mangyayari, 8 times 7 times 6 times 5 factorial, then 5 factorial, 3 factorial, cancel. And then ang 3 factorial ay 3 times 2. So pwede natin cancelin na yung 6. Okay, so 8 times 7 na lang yan. So that's 56. So anong gagawin natin? I-multiply natin yung dalawang nakuha natin sagot. 56 times 15, that's 33, 28, 6, 5, 0, 14, 31, 840. Okay. Ganun lang. Next. There are 10 green balls, 8 white balls, 6 blue balls in a jar. What is the probability that when a ball is picked from the bag, it is a non-white ball? So, since non-white, ang kukunin natin yung green at saka yung blue. I-add lang natin yan. 10 plus 6. So, that's 16. So, there are 16 possible ways. Tapos, ilan yung output? Yung possible outcomes naman, ilan lahat-lahat. So, meron tayong, pag pinagpapaklasin lang natin yung lahat, 10 plus 8 plus 6, that's 24. So, over lang natin dito. Tapos, simplify by dividing both sides by 8. So, magiging 2 over 3. So, 2 thirds yung probability. Okay? Next. A die is to be thrown and a card is to be drawn in the deck of cards. So, pag ganito yung case, dalawang nangyayari. So, this is a compound event. So, kung gusto nyo, meron akong topic or discussion, simple event, saka compound events. Kung gusto nyo panoorin, nasa YouTube ko. So, what is the probability that a card drawn is ace and even number? So, alam natin na meron tayong 52 cards in a deck of cards. Tapos, yung die naman, meron tayong 6 outputs. 6 outcomes, 6 sides. Yan. So, kailangan natin to. Diyan naka-over eh. So, alamin natin, ilan ba yung ace sa card? So, di ba meron tayong 4 na ace? 4 aces. Tapos, i-over natin sa 52 kung ilan yung cards. And then, since ang nakita nyo ang word na n, ibig sabihin, multiply yun. Multiply. So, yung 6 sides, kailangan daw even. Di ba ang output ng die ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangin lang natin yung even. 2, 4, 6, we have tatlo. So, 3 over the number of outcomes, which is 6. Tapos, simplify mo lang. Divide 4 itong dalawa. So, magiging 1 over 13. Times ito, pwede mo divide sa 3. So, that's 1 half. Tapos, multiply. Tapat-tapat lang yan. So, that's 1 over 26. So, letter D. Ayan. So, that's it. Thank you for listening. So, if you're new to my channel, you can consider subscribing. And, ayun, thank you dun sa content na pinanggalingan. Ayan. So, if you're new, yun nga. Tapos, if you have question, feel free. Tapos, mag-comment lang kayo. Ganun. Ayun. So, yun lang. Thank you. Sana makatulong to sa inyo. Salamat.